Speaker Romualdez sinabing, "Malacho namin ang buhos ng mga investment sa bansa matapos ang pagbisita ni Pang Marcos Jr. sa Japan." Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na, "Malacho namin ang buhos ng mga mumuhunan at negosyante mula Japan na nais magtatag ng negosyo sa Pilipinas." Ayon kay Romualdez, overwhelmed ang Pangulo dahil, hindi lang mga dati ng kumpanya ngunit may mga bago rin na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. "So I don't see why we won't be getting a deluge or kumbaga tsunami talaga of investments and expansion of business opportunities," wika ni Speaker Romualdez. Patunay aniya dito ang 35 kasunduan at letters of intent na nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ibinahagi din ni Speaker, nasa 1,500 na Japanese business firms pa ang nais dumalo sa naturang pulong ngunit hindi na magkasya sa venue. Dagdag pa ng House Leader, nakatulong ang presensya ng mga economic managers para masagot ang ilan sa katanungan ng potential Japanese investors at makuha ang kanilang tiwala. "We met with various sectors in business community, and the whole length and breadth of the industry. The President had engagements with them. He was fielding all questions on all their concerns, whether they be on tax issues, incentives, tariffs, anything that mattered. And we have the economic managers in tow. So they were immediately available to address these concerns," ani Romualdez. Ibinunyag din ni Romualdez ang ulat mula sa Department of Finance at Department of Trade and Industry, na maraming Japanese businessmen ang nagpahayag ng interes na makilahok sa mga aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bansang Japan. Isa dito ang isang Japanese firm ang nakipag-partner sa Aboitiz na magdadala ng mga bagong teknolohiya sa bansa para sa bagong power sources. Nagpahayag din ang nasabing kumpanya na mag-invest ng $1.5 billion sa energy sector ng bansa. Sector, dahil dito inula ng komento sa social media ayon kay Rosalie Robles, tulad din yan kay Duterte sa China visit niya noon, bilyones daw investment ng China ayon na budol si Duterte ng China. Dagdag din ni Nonel Ireb. "Parang tsunami ang pagtaas ng bilihin, grabing panloloko ng mga media ni BBM talaga." Ayon din kay Pearl G. Carino, "Marami kayo sinasabi, marami na buwan travel, dalawa lang ginawa tapos maraming pangako, hanggang ngayon napako. At nahihirapan na rin mga pobreng tao dahil pati sibuyas etc. napakamahal at pati itlog sinusunog pa, HMMM. Dagdag din ni Rani Ampad, "Tsunami nga ang buhos ng investment, landslide naman ang presyo ng bilihin, mabaon sa utang ang mga mahirap na mamayan sa bansa." Nakabalik na nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang delegasyon ng bansa mula sa 5 araw na official visit sa Japan. Hatid ng Pangulong Marcos ang magandang balita na nakakuha ito ng 13 billion o mahigit 708.2 billion pesos na investment na inaasahang makapaghahati ng Pangulo. Sinabi nito na inaasahan ang investment pledges na ito ay lilikha ng 24,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, naging mabunga ang pagbisita nila sa Japan dahil nakakuha ng commitment ang Pilipinas mula sa Tokyo na mas pagtibayin pa ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kabilang na ang kooperasyon para sa linya ng information communications technology, agrikultura, defense cooperation at iba pang areas of cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Japan, particular sa North-South Commuter Railways Malolos-Tututuban. Kabilang rin ang North-South Commuter Railway Project Extension. Ayon sa Pangulo, nagkakahalaga ito ng 377 billion Japanese yen o katumbas ng 3 billion US dollars. Ilan sa mga senaryohang investment pledges din mula sa iba't ibang Japan-based companies ay mula sa sektor ng manufacturing, infrastructure development, energy, transportation, iba pa. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdating kagabi dito sa bansa. "The honor of having an imperial audience with their majesties the Emperor Naruhito and Empress Masako of Japan. In my audience with their majesties, we reaffirm the commitment that we have to enhance the close friendship and cultural ties between Filipinos and Japanese. Last but not least, earlier today, I had the pleasure of speaking before fellow Filipinos living and working in Japan this morning. We have close to 300,000 overseas Filipinos living in Japan. And while I know that they are doing well there and are very well respected in their profession, I assure them
that this administration is committed to creating more job opportunities in the Philippines so that working abroad will become a career choice and not the only option available to them. I told them that we are working doubly hard to enact policies to forge partnerships that will make our economy more competitive and attractive to foreign investors and to Sa kabilang dako, inihayag din naman ni House Speaker Martin Romualdez na ang pulong sa pagitan ng Pangulong Marcos at Japanese Emperor Naruhito ang masasabing pinaka-highlight ng 5-day working visit ng Chief Executive sa Japan. Paliwanag ni Romualdez, hindi lahat ng head of state kasi na bumibisita sa Japan ay nagkakaroon ng oportunidad na makaharap ang Japanese Emperor. Naging mainit ang naging royal audience lalo at marami anya silang Ford University. Personal namang inibitahan ni Pangulong Marcos sina Emperor Naruhito at Empress Masako na bumisita sa Pilipinas. Samantala, ibinahagi naman ni Aboitiz Group President at Chief Executive Officer Mr. Sabine Aboitiz ang investment pledge para sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas na umabot umano sa $130 million mula sa Japan's Energy for New Era o JERA. Layo nito na mag-eksperimento sa mga bagong teknolohiya sa Amber Kinetics kasama ang Kawasaki Heavy Industries na gumagawa ng flywheel technology para sa storage na itinuturing na mas mahusay na alternatibo sa mga baterya. Si Ginoong Aboitiz kasi ang siyang lead convener ng Private Sector Advisory Council na bahagi ng Philippine Business Delegation na sumama kay Pangulong Marcos sa kanyang official visit sa Japan para isulong ang bansa bilang investment hub sa mga Japanese investors, stakeholders, at mga kumpanya. Sabine Aboitiz. A manufacturing flywheel technology for storage, so it's an alternative to batteries, no? A better alternative to batteries. So it's government and private sector, both the Japanese private sector and the Philippine private sector, right? So the government is supporting the private sector, the Japanese private sector, and the private sector, like with JERA, what we've learning with JERA is that they are actually not only investing money but investing time in our people. So a lot of companies in all of this new, again, hydrogen, ammonia, or how to run gas plants. So the transfer of technology is probably even bigger than the actual investment of money, and that's where a lot of the focus. Susuklian itong sakripisyo ng ating mga kababayang nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Sa pagbisita nito sa bansang Japan, sinabi po ng Pangulong Marcos na ito ay ang pagpapaganda ng kalidad ng trabaho dito sa Pilipinas para sakaling nais na ng mga overseas Filipino workers na bumalik dito sa bansa. Mayroon po silang trabahong mapapasukan dito sa Pilipinas at hindi na kailangang magtrabaho pa sa ibayong dagat. Una rito, todo po ang sa Japan dahil umaros sa kanilang mahalagang kontribusyon dito pa rin sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga remittances. Pinuri rin ito ang pag-promote nila sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang kabaitan at pagiging masipag. Nais din umano ng Pangulong Marcos na magkaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino para masiguro ang kanilang kinabukasan. Layo naman ang kanyang pagbisita sa Japan na makapag-uwi ng investment pledges itong post-pandemic economic growth. Siniguro nito ang gobyerno ay makakapaghatid ng tulong sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa pamamagitan po yan ng kanilang mga embahada, maging itong Department of Migrant Workers. Ayon po kay Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, lumalabas na nakapag-ambag ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan ng nasa $1.49 billion. Katumbas po yan, 81.1 billion pesos talaga ng mga remittances noong nakaraang taon. Base po sa datos ng gobyerno, mayroon daw 290,000 itong mga Pinoy
na naninirahan doon sa Japan. Walang pumipigil sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos na gumawa ng isang trilateral defense at security deal, ngunit ang ganitong hakbang ay nangangailangan ng ratifikasyon ng Senado. Nilinaw ito ng mga senador bilang reaksyon sa iminungkahing security triad na sinabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo, Japan. Sinabi ng mga mambabatas na habang ang security triad ay magiging kapaki-pakinabang sa bansa sa mga tuntunin na pagprotekta sa soberanya at pagtataguyod ng katatagan sa riyon, ang mekanismo at konteksto nito ay dapat na malinaw sa publiko at dapat rin na dumaan sa Senado upang ang kasunduan ay maging isang formal. Ayon kay Senator Jinggo Estrada, hindi na ito anya bago dahil nagkaroon ng kita ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas na kung saan isang regional commitment na nakatuon sa mga hakbang upang matugunan ng mga banta at hamon sa seguridad sa karagatan. Dagdag pa ng mambabatas na ang pagbabago ng regional security landscape sa mga nakarang taon ay naglantad sa mga kahinaan ng bansa. Anumang strategic partnership na nag-alayang higit pang pausay ng relasyon sa seguridad ng Pilipinas sa Japan at United States ay isang malugod na hakbang anya. Samantala, kaugnay pa rin sa paikip pag-ugnayan, sinabi naman ni Senate President Juan tapos na sa Senate Committee on Foreign Relations, kailangan muna nilang maglatag na maalituntunin para sa government implementation na magpaprotekta sa mga sektor na malamang na maapektuhan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Ang Regional Comprehensive Economic Partnership ay nakikita ng mga tagapagtaguyod bilang isang paraan upang buksan ang mga markets para sa mga produkto ng Pilipinas at bigyan ng mga Pilipino ng access sa mas murang pag-import. Ang pag-ratifika nito ayon pa kay Zubir ay sibling bago pumasok ang Holy Week break. Thirdly, not before CVG, before the Holy Week break. Before the Holy Week break, CVG. We've had a lot of hearings already. We've had several hearings at the time of Coco Pimentel when Senator Coco Pimentel sponsored it. I've had several one-on-one discussions with Senator Coco Pimentel together with Senator with the different teams of government. So more or less you understand the issue. And it also helps that lahat ng bisita ni Presidente si Brother, I believe he was in which other countries that is ASEAN countries that he went to, and also the other countries that he's visited, Thailand, I believe also he was there. Buong bibig ng leaders then is, Mr. President, why aren't you part of RCEP? Because it makes your goods and our goods easier to go to and for our countries. At yan ang bahagi ng tinig ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na ang security at iba pa ay dapat na unahin kaysa sa naturang defense proposals. Anyang security agreement ay kinakailangan na gumastos ng higit pa pagdating sa military hardware at ang mga lagang ito ay dapat na ilaan sa pagtugon o paglutas ng mga pang-araw-araw na problema sa buhay tulad ng pagkakaroon ng pagkain at gastusin sa pagkain, inflation, pagkakaroon ng enerhiya at gastusin din sa energy, batas at kaayusan, katiwalian, pabahay para sa mga naninirahan sa kalye, pag-aalaga sa mga may anak lalo na yung mga kinakailangan na maging productive, maging patas, maging matulungin, ito ang kailangan anya na gawin sa ngayon.